siya po ang gagawa ng library na yan. Sa inyo mga kaibigan, muli po ay nandito kami ngayon sa Potrero Malabon para mag-service po ulit sa pest control. At siyempre kasama ko uli yung isa sa mga masisipag na empleyado ng El Tors Pest Control. Kakaway po uli yan, sigurado. At ako naman po ang driver ngayon. At yung aking dakilang driver ay busy sa pagsagot sa mga kliyente namin na mayroon daw bumalik na anay. At siya po ang taga-sagot at taga-schedule kung kailan namin ito babalikan. Okay, titingnan po natin ang sitwasyon mamaya kung ano ang i-pest control namin gagawin. Siyempre, mga peste. Dito, titingnan po natin mamaya ang sitwasyon ng aming kliyente dito. Ito yata. Ito yung main door. Number 59. Okay, magdo-doorbell tayo, baka gising na sila. Opo. Hello, good morning. I'm looking for Mrs. Andasan. Next door? Okay, sorry. Next door pala. Ito si 59, di ba? Ah, katabi siguro. Ay, oo, katabi. Sorry. 5-9 kasing pareho eh. Foreigner yung lumabas. Opo, good morning. Morning. El Tors Pest Control Service. Foreigner yung lumabas doon, pero magkamukha sila ng baka yun yung sinasabing kadikit nung pinyo. Good morning. Tapo. Ito yung unit niyang sinasabing naman pala, bugong pala. Good morning po. Magpe-pest control po kami, tulog pa po siguro. Magpe-pest control po kami, tulog pa po siguro. Eight naman ang usapan. Mga kaibigan, nandito po ulit kami ngayon sa Malabon City. Dito kami nagsiservice ngayon sa termites and cockroach control.
Ang tanong po, bakit po ba inaala yung bahay? Ang sandalyan po ay kapag wala itong tao, ay mabilis na nakakapag-progress ang termites kasi hindi po sila nabubulag. Tulad po nito, pakita ko po sa inyo. Ito pong library inanay. Ayan. Bakit po po nasabing may alay ito? Ayan po, makikita ninyo. Sa texture pa lang nung aklat, makikita nyo na na nakaalsa siya. Oh. Sabi sabihin may anay po yan. So dahil hindi naman alam nung may-ari ng bahay, eh, na ganyan, na kapag nakaalsa na yung libro ay posibleng anay, hindi nila kasi mapapansin yan. Compare dito sa isa. Ayan, makinis. Oh. Ayan. Hindi siya pinuntahan. Ang pinuntahan kagad yung nasa itaas. Ayan, pati niya po. Pero ito po wala. Malalaman natin, sana wala ito. Pero ang pinuntahan po yung itaas. Pag po nakikita yung ganyan sa inyong mga library na naka-alsa na siyang ganyan, yan, parang lukot-lukot siya. Anay na po yan. Yan. Palatandaan po na may anay na. Bakbakin po natin. Yan. Yan po. Oh no! Yan boy na boy. Yung aklat po halos oh, ginawa no. ng kahoy ng anay. Oh no! Libro pero mga kahoy na ang nasa loob. Ingay po nila. Oh. Yan. So yan po ang palatandaan na may anay na kayo sa bahay. Pag nakita nyo na ng inyong library ay nagkalukot-lukot ng ganyan. Oh, hindi ho pangkaraniwan yan. Compare po dito, makinis. Oh. Yan. So masama nito, maakyat niya yung kisame. Ano, nakadikit lang siya sa kisame. Oh. Yan. Ang ganda po ng kisame, kaya pag nasira po ito, ay malaking gastos. Ano? At ang mamaya po, ang mag-aasikasa dyan ay yung aking tauhan na masipag po, si Mr. Chris Arenas. Ano? Siya po ang gagawa ng library na yun. Ano? Yan. Kaya mas maganda po kung yung bahay ninyo kapag walang tao. Kung meron pa yung pwedeng patauhin, kaya kang mag-anak, kapatid, patauhan nyo po. Kasi ang anay, kapag tahimik ang bahay, wala siyang narinig na ingay, nasasalakay po niya ito. Ang isa pong dahilan, yung bahay po pala, yeah, pag walang tao, nag-iiba yung amoy niya, bumabaho yung bahay. At nagiging attractive ito sa mga oh, no. lalo na sa anay. Kasi bumabaho yung amoy niya. Siyempre, kung may tao ito, kasi lilinisin ito araw-araw nung may-ari. So, mapabango yung amoy. So, dahil walang tao, nangyayari, nagkaamoy lumlum siya. Nagkaamoy lumlum, nagiging dahilan para paakit yung mga peste, katulad ng anay, you know. Kaya sana po, ang tip ko sa inyong ito ay nakatulong. Maraming po salamat. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more videos and update about termites. Thank you very much. Ibaba natin dito. Oh, yan na nga po. Ay, may lupa na siya. Termites na po yan. Yay! Sayang. Sayang. Yung isa mong pakit. Ay, yung tigas-tigas.
Mahal pa naman ng mga aklat, ano? Kung medical book yan, ang mamahal. Kaya ano bang aklat yan? James Patterson. Second time. Mahal siguro yung mga aklat na yan. Minsan may mga medical books pa po na sinisira ng ano, yung napakamahal po ngayon yan. Libo ang halaga, no? Mayroon pa po kami minsan nagagawa. Isang volume na encyclopedia po yung sinisira ng anay. Napakamahal po noon. Noong pong araw, ang halaga noon ay 1,000. Kahit na sabihin na natin na yun ay nasa mga internet na, nakakapanghinayang pa rin kasi yun ay pwede nating maging collection. Ano? Collection item na po yan. Dumikit na, no? Hirap ang tanggalin. Dumikit na. Grabe. Matalino yung anay na yan. Halos nabasa na nila siguro yan bago ano yun eh. Nabasa na nila yan bago kainin. Wala silang hilig dito. Wow, sayang. Grabe, huwag naman sana umakit natin sa may. Ay! Yaw! Nga nga agad kayo ah. Sakit mo agad yan. Oo, na dumako. Agad eh. Alam mo, damok eh. Oh. Wow, grabe. Yun! My goodness! Ito nga, kinakin na yung bro. Mas gusto nila, sir, yung nasa itaas. Mukhang magandang basahin yung nasa itaas. Kasi yung nasa baba, hindi naman kinain. Huwag mo lang ano yun. Mas gusto niya. Mas gusto niyang basahin yung sa taas. You know, well, ano, sa Dubai, sayang po yung aklat, sir. Game. Mahal pa naman yan. Mantay sa ako. Yung sa ako dyan, sir, Rapaz. Hindi naman siguro nilipot sila agad dito, no? Hindi po yan. Game, father, sir. Makilala naman. Bye, babe. Suspect. Under what suspect? Ano ba tatin? Kaya mo mga nipro. Napakas yan po, ano, paliwanag ko po sa inyo. No? Kung titanin niyo po, wala naman pong traces ng anay galing sa ibaba. Yan, makikita niyo po. Walang traces. Walang palatandaan na sa ibaba ng galing yung anay. Kaya nagtataka ko bakit yung mga aklat dito saka dito sa pangalawa sa pangatlo hindi kinain ng anay. Yan, wala pong traces. Ibig sabihin, hindi po sa ibaba galing yung anay. So saan siya galing? Bakit inanay yung aklat sa itaas? So yan po, dyan siya galing. Oh. Ayun, may butas po siya. Malamang po yung butas na yan ay nakatugon sa kabilang bahay. Yan po. Yan. Yung butas po siya ron. Malamang na dyan po siya dumaan galing sa kabilang bahay. Kaya napasok niya itong kabilang bahay. Kasi may kadikit po itong bahay eh. Magka-firewall sila. May kadikit po ito. Kaya napasok niya itong bahay na ito.
ano, dumaan po siya rito. Yan. Dahil po siya sa labas. Kaya yun din po ang problema kapag naka firewall ka sa kabilang bahay, yung magsyadong dikit na dikit dun sa kabilang bahay, yun po nagiging problema. Pagka nagkaanay yung kabilang bahay, kahit wala kayong anay, basta magkadikit kayo, posible na darating yung time na aanayin din yung inyong bahay. Kaya ang solusyon po dyan, magpa termite control po kayo. No? At kung mas maganda, makukumbinsi ninyo yung inyong kadikit na bahay o kapitbahay, magpa termite control din sila. Kung hindi naman, magpa termite control pa rin kayo. Para masave din yung bahay sa termites. Dahil ito po, kung hindi ito maagapan, aakitin po niyan yung kisame. Kasi nakadikit na po siya, sisirain po niya yung buong kisame. Ayan. Ayan po yung mga dahilan, ano, bakit inaanay ang isang bahay. Okay, maraming salamat po.